Eto mga kabalita, ang gagawin po natin ay isang washing ano, at ayon po sa may-ari ay ayaw daw pong umikot ang pulsator ano mga kaibigan. Try natin kung ano nga ba ang sira ng isa na itong mga kaibigan ano. Plug in po natin. Eto na. Ayun, lakas. Maugong mga kaibigan ano. Pagka ganito, subukan po natin na tulungan ni spin ang pulsator ano mga kaibigan. Eto na. Pagka ganyan mga kabalita, ibig sabihin ay pwede nating i-check ang capacitor po natin ano. Dahil pag may problema na po ang ating capacitor, kasi naman ay humiikot mo po siya mga kaibigan ano. Pagka tinulungan po natin, parang ditulak ano. So yan po ang nais po natin ibahagi ano sa inyo mga kaibigan. Muli ay samahan niyo po ang inyong abang lingkod sa isa na namang pagtuklas dahil problema nito mga kaibigan. Ito, buksan po natin sa likod na bahagi at andyan po nagkapwesto ang ating subject ano mga kaibigan. Ando po na sa medyo ilalim mga kabalita. Papalitan po natin ano o dapat muna i-check ang capacitor ano once ayan ay may problema. Isa rin po sa mga hindi po mag papa-spin ano ng automatic ang ating unit ano mga kaibigan. Ayun, may problema na nga mga kaibigan, bitak. At talagang masasabi po natin na ito ay hindi na makakapaikot ng ating washing machine mga kaibigan ano. 10 microfarad ito. So first step na gagawin po natin yan mga kaibigan, dahil ito ay basag na nga po, papalitan po muna natin ng bago. And then kapag nagpalit po tayo ng bago at hindi pa rin nagbago ang status ano mga kaibigan, ibig sabihin po ay may iba na ang problema ng ating unit ano. Malamang po ay nasama na po o nasira na rin po ang ating motor ano mga kaibigan. Huwag naman sana. So ito po muna ang dapat po nating gawin ano. Pagka ganoon ang pag-spin ng ating washing mga kaibigan. Right? Ano po tayo muna ng bago. At para i-subok po natin dyan mga kaibigan. Siyempre sa ating vlog na ito ay magkakapagbigay ulit tayo ng idea po sa inyong mga kaibigan ano. Pwede nyong hindi nadalhin sa manggagawa kung kayo ay medyo malayo po sa pagawaan. At pwede naman natin i-check ang capacitor ano. Mag-iingat lang po tayo at siguraduhin na hindi naka-plug-in ano ang ating unit mga kaibigan. Wala na talagang basag na po ito mga kabalita. Ang ibig sabihin ay humihingi na po ng kapalit ano. Ito na nga ang ipapalit po natin. 10 microfarad din po yan mga kaibigan ano. Maraming nagtatanong ano yung voltage daw po. Halimbawa 400 and 450 ano mga kaibigan. Wala pong problema yon. Dahil lang ating kuryente ay 230 lang naman something mga kaibigan. So advance po ang capacitor ano. maging 400 man yan o 450 mga kaibigan ay walang kaso yan ano, parehas lang po yan. Eto na. At tandaan nyo po, wala ring polarity yan ano mga kabalita. Pagkabaliktaran man yan ay okay din po yan, walang negative o kaya naman ay positive. So pwede nyo pong itry ano mga kaibigan. Pagka nakita nyo po na lumubo o kaya naman ay ganyan din basag ang capacitor ay saglit. May itim na po ang wire natin. Pero hindi pa rin natin masabi ano, kailangan muna nating palitan ang ating capacitor na yun mga kaibigan ano. Ayan. Ipilipit lang po muna natin dyan and then lagyan ng balot para baka mamaya ay masagi tayo dyan ay may kuryente po yan. Eto na. Metal pa ang
capacitor na ito, mga kaibigan, ano yung paligid. Here we go. Check natin. Pati timer yata, may problema. Ayan. Oops. Mahina yung contact ng timer, mga kaibigan. Ayun. Napasubre yata sa ikot. Ayos na. Goods na po ang ating unit, mga kaibigan. Ayan na. Pusa na po siya. Ngayon nag-spin, ano? Kahit di po natin galawin. Meaning, ang problema lamang po nito ay ang capacitor, ano, mga kabalita. Yan. Muli ay nakapagbahagi po tayo sa inyo ng isa na namang video, ano, mga kaibigan, na pwede po nating pagkuhanan, ano, ng idea, mga kabalita. So, doon po sa mga bago po natin na subscriber, ano, maraming salamat po sa inyo. At doon naman sa mga hindi pa nakasubscribe, ano, sa ating Kabalita TV, mga kaibigan, pangyari lamang pag-subscribe, ano, ang ating channel. Alright, thank you so much and God bless po sa ating lahat, mga kaibigan.